Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa aming channel. Kung kayo po ay nanonood ng aming mga video presentation, ay request po namin sa inyo ay tapusin niyo po ang ating mga video presentation kasi po ay nagbibigay kami ng mga precautionary measures kung paano po makabili ang lupa na walang problema. At kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe, ay hinihiling po namin sa inyo na kayo po ay magsubscribe para po niyo makita ang lahat ng ating mga property for sale. Ang property po na atin na kinukuhanan ng video, ito po ay naka-location sa Santa Maria, Laguna. Ito po ay may sukat na 5,000 square meter or kalahati hektarya. At ang category po ito ay CLOA certificate at binibinta naman po sa halagang 3.2 million. Kung mapapansin nyo po, ang loob po ng property natin, ang mga nakikita nyo po yan, mga saging. At ang mga tanim po na nakikita nyo yan, yun po ay hindi mga ordinaryong kahoy, kundi yan po ay mga dalandan, lansunis, rambutan, at iba't ibang klase mga fruit bearings po. At marami din po tayo dito mga saging at meron po tayong mga niyog. Ang loob po ng property, flat land po tayo at ito po ay may kasama ng bahay na more or less ang floor area po ay nasa mga 60 square meter. Tayo po ay naka-frontage sa creek at dito po sa lugar na ito ay nasa community po tayo. May supply po tayo dito ng tubig at kuryente. Ang property po natin ay hindi po naka-frontage sa Barangay Road pero meron pong right of way na 4 meters ang lapad at ang layo niya po sa Barangay Road more or less ay mga 15 to 20 meters po ang ating right of way at sarili pong daanan ng property ang right of way kaya po hindi natin problema ang pagpasok ng sasakyan. Sa lugar pong ito, may supply po dito ng tubig at kuryente at meron din pong cellphone signal at internet signal. Ang layo po natin sa town proper ng Santa Maria, Laguna, more or less mga 2 kilometers po. At papunta po sa National Highway, magmula po sa property na ito ay simentado na po. Pero ang palabas po sa property hanggang po sa Barangay Road, more or less meron po tayong mga 300 meters na hindi po simentado. Pero passable po ang lahat ng klase mga sakyan. Sa mga naghahanap po ng maliit na sukat lamang na mga kalahati hektarya at malapit lang po sa Metro Manila, ito po ay ideal dahil magmula po ng Taguig City hanggang po sa property na ito, more or less ay mga 2 hours lamang po ang ating gabiyahin. Ito po yung bahay, konkrito na po ito. At ang floor area po, aking inestimate na meron po mga 60 square meter. Ito pong property, ang mga nakikita nyo po yan, kahit po natin saan ipihit natin ang camera, talaga pong maraming tanim at yan po mga dalandan ang nakikita nyo. Mga nagbubunga po yan, sa kasalukuyan po ay mga hilaw pa at hindi po mapansin. Ito na po sa harapan natin mga lansunis po ito at mga rambutan. At sa mga buyer po na naghahanap po ng property na mabibili, lalo na po yung mga flatland, kung may hilig po sa flatland at malamig na klima na malapit sa Metro Manila, ito na po ay katamtaman lang pong sukat kalahati hektarya, hindi mahirap i-maintain. Ito po yung creek nya na naka-frontage po mismo ang ating property, kaya po pipili po kayo dito mag-alaga ng mga itik or bibi, yung pato or ano man po na klaseng mga livestock dahil may mapagkukunan po tayo ng tubig at ang lupa po natin dito ay mataba po ang lupa, kaya po kung makikita nyo ang ating mga pananim ay napakalalago lamang po mga kaibigan, kaya po samantalahin nyo po dahil ang ganito mga sukat ay mabilis pong mabili. Pagka pong sukat natin hindi pa umabot ng isang hektarya, magmula po sa mga 1,000 square meter, ayan po mga saging natin sa mga niyogo ay mabilis pong mabibili yan. Kaya ang suggestion po namin sa inyo, kung inyo po itong magustuhan, agad nyo po agad itripping ito dahil mabilis po makukuha ito. At tungkol po pala sa mga tumatawag sa akin, ay pakiusap ko po sa inyo, kung hindi nyo ko makontak at cannot be reached ang aking cellphone number, nasa bundok po ako nyan. Kaya po hindi nyo kumakontak at ako naman po ay hindi nakakasagot sa tawag nyo, malamang-lamang po ay nagdadrive ako. Kaya po kung kayo po ay gusto nyo kumakausap, mag-text po kayo, i-request nyo na tawagan ko at ako naman po itatawag. Kung may mga mensahe po kayo sa akin ay mag-text po kayo, leave message kayo para po pag hindi na po ako nagdadrive or may signal na po ang aking cellphone ay tawagan ko po kayo or kaya replyan nyo, reply po ako sa inyo. Sa mga naghahanap po ng property for sale at wala pa po kayo nakikita at wala rin po kayong agent and broker, kayo po yung malugod naming iniimbitahan na maghanap po kayo ng property for sale sa Philippine Real Estate TV YouTube channel dahil napakarami po nating upload na property dyan.
kulang-kulang na po sa 400 na property po yan. Pero bago po kayo maghanap, dapat po nakapag-subscribe kayo para inyo po makita lahat yan. Kung sakali po wala kayong napili dyan, wala kayong nagustuhan, kayo po ay malugod naming ininbitan. Mag-request lamang po kayo ng property for sale sa Philippine Realty TV dahil kayo po ay aming hahanapan. Ang gawin nyo lamang po ay banggitin sa amin. Saan lugar nyo gustong bumili? Ilang pong sukat ng lupa na nyo bibilin? At ano po ang detalye? Anong klaseng property po yan? At magkano ang budget nyo? Para kami naman po, kung sa listing namin ay meron na, agad po kami makapag-offer sa inyo. Na kung sakali naman po wala kami, kami naman po ay maghahanap ng property na para sa inyo. Alang-alang po sa makabili kayo ng property. At ang lagi po namin panawagan at paalala sa ating mga buyer, exercise due diligence po. Verification first before payment. Huwag po magmamadali sa pagbabayad. Ang kailangan po ay makapag-verify po muna tayo sa ating mga property na binibili. At kung ka nakapag-initial verification na po tayo, ang kailangan nyo pong gawin, huwag magbayad ng buo. Kayo po muna ay mag-earnest money. Parang earnest money po, mayroong earnest money terms and condition. Kung sumablay ang lupa at hindi po makomplete ang lahat ng requirements natin, ibabalik po ang pera nyo, kaya hindi po masasayang yan. Kaya sa lahat po nananawagan kami, huwag po magbayad ng buo. Ito po yung aming suggestion and opinion. Earnest money po muna, 10% po yan sa total gross ang earnest money. Yan naman po ay may terms and condition agreement na kung hindi nila makomply, bigo sila na kumpletuhin ang ating mga requirements na hinihingi, refundable po yan. Pero kung kayo naman po ay umatras at nakumpleto naman po ni owner ang lahat ng mga requirements dahil ginastusan, ang pera nyo po ay mapoporfit po yan. Kaya po paalala namin ay huwag pong magmamadali, exercise due diligence, verification first before payment. At ito po ang laging sinasabi at patakaran namin. Di bali na pong wala kaming binta, huwag lamang po maibinta ang lupa na may problema. Ganyan po kami sa Philippine Realty TV, hindi po kami pira-pira dito. Ang amin po ay ang malasakit sa buyer, malasakit sa seller at sa lahat pong involved sa transaksyon ay amin pong pinangangalagaan yan na maiwasan na magkaroon ng problema para po everybody is happy. Ito po nakikita nyo, ito po ay rambutan po ito. Ang nasa harapan natin ito at saka dalandan. At may bunga po ang dalandan ngayon. Sa mga pag-iikot ko po dito, nakita ko po ang mga dalandan na may mga bunga po. Kaya po, kung kayo po ay mabibili nyo ang property na ito, pagdating po ng season ng mga prutas ay meron po kayo. Happy viewing po sa lahat at maraming maraming po salamat sa inyong pagtangkilik sa aming YouTube channel. Shout out po sa mga buyer, investor, FW, mga retirees, pensioner, at sa ating mga lolo at lola na mga senior citizen na. Happy viewing po.